Labag man sa kalooban, tinanggap ni Bridget ang desisyon ng anak na makisama kay Rodante. Biniyayaan sina Lexie at Rodante ng isang anak, kalaunan na diagnose na may biliary atresia o sakit sa atay ang bata. Kwento ni Bridget, saksi siya sa pagisikap ng magkasintahan para pagtulungang maipagamot ang anak. Tulog na si Josiah. Magpahinga ka na rin, baka mamaya ikaw naman ang magkasakit. Susunod na ho ako na itapusin ko lang ho ito. Eh, kailan nga pala yung balik mo sa doktor? Sa makalawa ho, titignan pa nila kung magmamatch kami ni Josiah. Kaya nga ho, todo kayod ako ngayon eh, para makaipon naman ako para sa operasyon. Kaya nga anak, dapat lalo mong alagaan ang sarili mo, hindi ba? Para sa anak mo. Hirap po pala maging ina. Gagawin mo lahat para lang mabuhay ang anak mo. Kahit makalimutan mo pa yung sarili mo. Kakayanin natin to. Lalong nagsikap yung lalaki. Yung anak ko na hindi marunong magnegosyo, nagnegosyo. Okay naman sana, kasi full support naman ang pamilya. Kung saan-saan nga raw lumapit si Lexie at humingi ng tulong, madugtungan lang ang buhay ng sanggol. Tuwa ka. Nag-match kami ni Josiah. Pwede ako magkakit ng liver sa anak ko. Loko, ang gandang balita naman yan. Ayon kay Bridget, nagpa siya si Lexie na siya mismo ang magiging liver donor ng anak. O di, asikasuhin mo na yung passport ninyo ni Josiah. May passport natin. Natin? Pati ako kasama. Nay, kailangan kita. Hindi ko to kaya na mag-isa. Ay. Basta anak, sasamahan kita kahit saan pa tayo makarating. Ilalaban natin to. Salamat. Supposedly nga eh, nung 13 sana, eh, kasama ni doktora na pumuntang India. Naging maayos naman daw ang pag-asama ni Lexie at Rodante nung una. Ni sa panaginip, hindi inakala ni Bridget na ang lalaking minahal ng kanyang anak ang magiging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Ano ba ang kasalanan niya? Minahal niya lang si Afer. Nagmahal lang siya kay Afer. Pero pinatay siya. Paano humantong sa malagim na krimen ang pag-asama ni Lexie at Rodante?